Yo mga kabista, kamusta na nga pala ulit? So ngayon, may unbox ulit tayo bago na namang nabudol sa Shopee. So, ito nga pala is medyo may kalakihan naman itong nabudol sa akin. Bali, ano to siya? Bookshelf. So, makita ko doon sa mga review naman. Maganda naman yung review niya. Maganda daw siya. Tapos, price siguro, hindi ko sure. Parang okay naman eh. Kasi mga nasa 1,100 siya. So parang pagkakatanda ko is nasa 100 some 146 ata yung shipping fee niya. Kasi nakita ko doon isa magdadala daw is Ninja Van. Pero yun nga pala is natawa lang ako doon sa Ninja Van kasi parang inexpect ko kasi nga medyo malaki siya bookshelf. So sabi ko kaya siguro mahal yung shipping fee kasi nga malaki to. So, parang sa Ninja Van. So, sa van ilalagay. Pero nito lang, hapon, nang dumating. So, nagulat lang ako kasi ang nagdala lang pala sa kanya is motor mismo. Pero, shout out nga pala dun sa delivery man na nagdala. So, medyo kabigatan talaga siya. Pero, motor lang yung gamit niya. Tapos, may mga dala pa siyang ibang mga pagbibigay niya ng mga iba pang shipment. So, shout out sa'yo sa nag-deliver. Ayos ka. So, ito nga pala yung nabili ko. Kabigatan talaga siya. Ayan. So, laki niya. So, ayan, Ninja Van ang nagdala. Tapos, ayun. So, bubuoy na natin to. Papakita ko sa inyo kung paano natin siya bubuoyin at saan ko siya ipupuesto at ano yung pinaka magiging review natin sa kanya. Kung maganda ba, sulit ba, or hindi sulit. Pero, yun, titingnan na natin mamaya. Bubuksan natin. Tapos pala, ito nga palang binili ko is, ano siya, yung binubuo pa siya. So, expected, kung magbubuo kayo, dapat meron kayong mga tools din sa bahay. So, at least sana yung mga medyo basic. So, example is, itong ating cutter. So, pero kung medyo hindi pa kayo ganda sanay mag-cutter, is pwede kayong makitulong sa iba. Or medyo bata pa kayo, is patulong kayo sa magulang nyo o sa kapatid nyo na sanay na gumamit na sa cutter. Kasi medyo delikado din talaga to kasi nakakahiwa. And then, so ito, at least meron kayong screwdriver na gagamitin. So, ang pinaka-basic talaga is yung plus tsaka minus na tinatawag. So, kasi yun. Kaya siya plus at minus. So, naka-plus siya. Then, minus yung dito. Madumi na nga lang. Ayan. So, naka-minus yung dito. So, yun. Unbox na natin. Then, diretso na rin natin buuin. Okay, so bali nabuksan na natin yung pinakalaob niya. So, wow, tama-tama. Ito yung sinabi ko talaga dun sa seller. So, sabi ko, strictly sila sa kulay. Kasi minsan may mga instances kasi na, kunyari, in-order mo is, ito, katulad ito, brown. Tapos ang darating sa'yo, blue or white. So, sabi ko sa kanya talaga is, sana is, dumating is yung gusto kong kulay is yung dark brown. Kasi dun sa first store ko kasi ito ilalagay. So, medyo ang style ko kasi din is dark brown yung most of na kulay ko dun sa baba. Kaya yun, buti na lang binigay niya din talaga dark brown. Then, so ito yung mga tornilyong kailangan para buuin. So, nandito naman. And then, may napansin ako dito. Ayun, wow. So, ipalibring ano, screwdriver. So yun, plus yung gagamitin natin. So meron din naman tayo no
extra ko. So at least pero meron silang provided, oh, stick. So kumbaga, kahit wala kang tools, is mabubuo mo siya. So okay siya. So plus one na yun, plus one. Tapos dito, syempre as usual, dapat may manual kung paano natin bubuin yung ating bookshelf. So yun yun, 5 yung binili ko, 1, 2, 3, 4, 5. So okay, mukhang okay naman, kompleto naman lahat. So yun, nandito lahat kung paano siya buuin. So bali, bababa ko na muna to kasi nasa second floor tayo. Sa baba ko ng buuin para diretso yung setup natin kaagad. So yun mga kabista, so grabe, nabuo na natin yung ating bookshelf.
So, nahirapan ako doon sa part doon sa likod. Yung pala, baliktad yung design niya. Grabe. Kasi yung itsura kasi ng design doon sa likod, kumbaga, ginawa ko kasi is nakaharap lahat yung design. So, kunyari, eto, nakaharap na ganyan yung pinaka-bookshop natin. So, yung parang supporter na dalawad sa likod is nakaganyan din, dito sa likod nakaganan. Problema, nung nabuo ko na siya, hindi siya magkasya. Parang kapos yung dun sa banda sa baba. Yun pala, so naguluhan ako, ilang oras ko halos din na pag-isipan. Tinaray ko siyang baliktad rin na gano'n. Yan, pagbaliktad ko, ayun, tsaka siya tumama. So yun lang yung medyo natagalan ako, nawirduhan ako dun sa part na yan. Kasi syempre, di ba kumbaga yung design ng kahoy dun sa bookshelf natin, nakaharap na ganyan. So expected mo, yung dalawang magsusupport doon sa pinaka-ano natin, bookshelf. Tapos nakaharap din ngayon. Yung pala, nakatalikod siyang gano'n. So parang magkabilaan siya na gano'n na makikita mo siya na may kahoy. So yun, doon ako natagalan. Yun lang pala yung isang issue nun. So yun nga, yung isa pa din na medyo natagalan ako, yung doon sa may bilog na para siyang nut na sasalpakan mo siya ng parang pa-vertical na tornilyo. Tapos saka mo siya ihigpitan. Kasi nung una parang sabi ko, paano ihigpit to eh? Parang nakadikit lang. Yung pala, ganun lang pala yung technique ng mga kabista. So, yun. So, sa review natin. So, tanong is, 1 out of 10 is, sulit ba yung bookshelf? So siguro pwede natin sabihin na 6.5 or mga 7 na natin sila. So medyo ano lang kasi napansin ko medyo maliit siya. So pero nakalagay naman, naka-indicate naman doon sa details na para almost 5 feet ng taas niya. So wala namang issue doon. So yun lang talaga medyo napansin ko lang na parang maliit. Tapos yung kulay, okay naman. Maganda. So, natuwa naman ako na binigay nila yung kulay nga na gusto ko. Tapos, sa price, pwede na. Sasabi ko, pwede na yung price. Kasi, yung iba naman, kung makakita din tayo sa mga mall, talagang maabot ng 2,000, 3,000. Depende pa sa material na gamit. So, yung material niya, nasasabi ko na hindi siya sobrang high quality. Hindi ko naman din masasabing cheap na cheap. So, kumbaga, tama lang siya din sa presyo. And then, base naman sa itsura, maganda yung itsura niya. Yun lang talaga yung, bagay sa height nga, yung medyo ako nagka-issue. Pero, okay naman. So yun mga kabista, so yun yung pangalawa nating item na akin na budol. So I hope na subaybayan nyo ulit yung mga ating mga budol items. So huwag nyong kalimutan i-like, subscribe, at i-share nyo na rin itong mga video nito sa mga katropa nyo o mga kasis nyo na mga nambubudol din sa inyo or nabudol na din. So, yun lang mga kabista. So, salamat sa lahat.